39 na senatorial aspirants sa 35 party list groups na ang naghain ng kandidatura sa loob ng tatlong araw na filing ng Certificate of Candidacy para sa eleksyon 2025. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Kanya-kanya pa rin gimmick ang mga taga-suporta sa ikatlong araw ng COC filing. May pakain pa. Pero hanggang sa labas lang sila ulit. Sa loob ng Manila Hotel, patuloy ang paghahain ng kandidatura ng mga nag-aangad ng Senate seat. Gaya ng dating bokal ng Agusan del Sur na si Jose Bonilla. At Jaime Balmas ng Partidong Kilusan ng Bagong Lipunan o KBL. Si Doktora Liza Ong ang naghain ng kandidatura para sa kanyang mister na si Doc Willie Ong. Tiniyak niyang kaya ni Ong na magsilbi kahit may cancer na pinapagamot na niya sa Singapore. Sabay namang nag-file ng kanilang COC ang re-electionist senators na sina Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa sa ilalim ng partidong PDP Laban. Ang kapartido nilang aktor na si Philip Salvador naghain din ng COC. Sumunod si Elpidio Rosales ng partido KBL. Nais naman tumakbong independent senator ni Robert Agad, dating OFW at licensed therapist. Ganon din si Khaled Casimra, nagpakilalang graduate ng Information Technology course. Si Jimmy Salapantan, nagpakilalang isang engineer at nagtrabaho sa shipping industry. Sumunod din ang independent na si Rex Noel na hindi nagpa-interview sa media. Naghain din ng COC si Ruel Pacquiao na hindi raw sigurado kung kamag-anak si boxing champ Manny Pacquiao. Siyam naman ang nadagdag sa mga nominadong party list na nagsumite ng Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination. 35 na ang mga party list na naghain ng kandidatura sa tatlong araw ng COC filing. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso Abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.